Alam nyo, inganyo-inganyo po ako magluto. O, ganito po ang ulam natin ngayon. Yan ang masarap. Simple po. Ayos po ba yan? O, diba? Bahala na po kung saan makakarating itong ating lulutuing ulam, mga kaibigan. Ito po ay 8 piraso, ay 10 piraso pala, ng sariwang-sariwang okra na nabili ko po sa palengke. Kuhain lang po natin sa gitna. Kung gusto nyo lamang, yung iba po kasi isinasama ng buo ang okra . Ito'y kalahati na, tinanggal ko po yung dulo. Ang ating pong ulam ngayon medyo matipid-tipid ha. Ito na lang ulamin nyo kapag ka po oras de peligro. Salain natin. At baka po kasi malansa hindi ko na isasabay. Mamaya na lang, titignan ko ha. Pag wala pong lasa di isama natin. 2 kutsara po ng harina, ire, kahit 3 kutsara. At 2 kutsara rin po ng cornstarch. Haluin po natin yan ha, at na magkasama-sama itong harina at saka cornstarch. Ilalagay ko na pong isa-isa itong ating sardinas at pagugulungin natin din niya. Magugustuhan niyo po ito kung kumakain po kayo ng sardinas. Kung hindi naman sa susunod na lang pong video kayo manood. Painitin po natin itong katamtamang dami ng mantika. Kinakailangan yung mainit. Tsaka po natin iprito. Sisiguraduhin ko pong kahit sardinas lang iri masasarapan po kayo. Pwedeng pwede na yan, no? Marami na makakain niyo rin. Ilang piraso po ba yan? 2 lata ng sardinas yan. Ilang minuto lamang baliktarin niyo na po para yung kabila naman ang maging malutong. Ang importante, mabalot po talaga yan ng harina at saka yung cornstarch. At pagkatapos po malutong ang pagprito natin para hindi malat ang sardinas na sardinas ang lasa. O, tapos patuhin po natin ulit yung kabila. O siya, kakaukin ko na po prito na at tostado na. Ilalagay ko muna sa isang salaan para po matanggal yung mga mantikang nakadikit din niya sa ating isda. O, hindi po ba maayos yan? Yan, matanggal po ang mantika. Hindi ko na po gagamitin rin, medyo malabo na . Gumamit na po akong bagong kaserola at madumi yung isa Ito na lang po, painit po tayo ng konting mantika rin niya. O ngayon, lakukan po natin ng konting luya para po mawala yung lansa ng ating lulutuin. Ilalaho ko na po itong ating natirang bawang. O, kinakailangan magpitpit pa si manang ng panibagong bawang at naubos na. O. Tapos po ay sibuyas. Sige, sangkutsahin po muna natin yung sandali ha. Kamatis po, 2 kamatis. Basta yung hinug na para kumatas po ang sabaw ng kamatis, yung tubig, para dun tayo kukuha ng lasa. Sasama ko na po itong sabaw ng ating sardinas. At nilagyan ko rin po ng 1 tasang tubig. Haluin po natin yan at nang kumulo. Lagyan po natin ng 1 kutsarang Knorr liquid. At para lumihis yung lasa ng konti ng sardinas, lagyan po natin ng 2 kutsara pong oyster sauce. Haluin po natin. Tikpan po natin, ano ba lasa? Baka mapulot ito sa kangkungan at hindi naman masarap. Ay, masarap. Sarap pala. Pag kumukulo na, ilagay na po natin itong ating okra. Yan po yung sariwa na nabili ko. Hinugasan ko sandali at pinunasan ko po ng paper towel at para mawala yung mga balabalahibo ng kaunti. Pero hiniwa ko lang po sa gitna. Kung meron po kayong kabuti sa lata maglagay na po kayo. Ito yung nabili ko ng isang araw Sabi ko, ano ba gagawin ko din So yan, ilagay na po natin. Para maganda para mga holen. Makalipas po ang 1 minuto, ilagay na po natin. Ito yung combination ha. Sibuyas na mura at saka wansoy. Para po talagang masarap. Maiba naman ang lasa ng pangkaraniwang ginigisa nating sardinas. Yan. Hindi nyo makakainin yung ganyan. At bago nyo po patayin yung apoy, yung ating kalan, tsaka po natin ilagay itong ating sardinas. Ganyan. Kung kakain na kayo, baka magkalerot-lerot yan kapag kahinalo nyo, huwag nyo nang haluin. Ganyan na lamang po. Tapos! Yan! Sa panahon po ngayon kinakailangan tayong maging wais sa pag-iisip ng ulam. Kahit na pang araw-araw at karaniwang rikado itong nakikita nyo ang lasa naman po ay medyo kakaiba. Bigatin pa . Kinakailangan po talagang ganire ang ating ulam. Paminsan-minsan para po mairaos ang ating pang araw-araw. Ayos po ba yan? O diba?
Alam ko, nandiyan pa kayo ha. Sana po nag-enjoy kayo sa mga ipinopost ko. Para naman sa pang-araw-araw yung pagluluto, makaisip kayo, aba, pwede palang gawin yun. Aba, pwede palang gawin yun. And syempre, mga tipid tips, yung mga budget meals na aking pinapakita sa inyo. Ron Bilaro po.